Kumusta po kayo mga ginigiliw kong tagapakinig? Muli po ay narito tayo para sa isa na namang kwento ng kababalaghan. At tulad po ng dati ay hangad ko pong lagi na sana'y abutan po kayo ng pagtatangal na ito na nasa mabuti pong kalagayan, ligtas sa anumang uri ng kapamakan at karamdaman. Isang magandang gabi po sa iyo, Sir PB. Mga ilang buwan na rin po akong nakikinig sa mga kwentong ipinapadala ng inyo pong mga taga-subaybay. At aaminin ko pong nakakawili talaga. Naisipan ko pong ibahagi din ang aking karanasan. Dahil tulad po nila, ay meron din po akong mga naranasang hindi pangkaraniwan. At masasabi kong nakakatakot talaga at kakaiba. Bata pa lang po ako noon ay may mga nalalaman na po kami tungkol sa iba't ibang mga mahiwagang nilalang. Kabilang na po dito yung iba't ibang uri ng aswang, mga maligno at kung ano-ano pa. Dahil na rin po iyan sa aming lolo at lola na madalas pong nagkukwento at nagbabahagi ng kanilang mga karanasan. Nagsimula po ang mga hindi pangkaraniwang kong karanasan nung nag-aaral pa lang po ako sa elementarya. Pero masasabi ko hindi naman ganun kalala ang aking mga naranasang iyon. Mga pagpaparamdam lang. Tulad ng may bigla na lang kakalabit sa aking likod. Kapag ako ay naglalakad pa uwi sa amin mula sa paaralan. Minsan naman ay bigla na lang may mauhulog na isang buhig ng nyog sa gilid ng daan. Pero kapag akin iyong titingnan ay wala naman. Mga ganong uri ng pagpaparamdam na kalaunan ay nakasanayan ko na rin. Na yung dating mga itinuturing ko na hindi pangkaraniwan ay naging pangkaraniwan na lamang sa akin. Pero sa kabila ng lahat ng ito, ay hindi ko talaga naisip na may mga mararanasan pa pala ako na mga pangyayaring maglalagay sa akin sa alanganing sitwasyon. Bali nasa sekundarya na ako noon at mayroon akong nililigawan. Nakatulad ko ay 4-year high school na rin. Hindi ko siya kaklase. Magkaiba kami ng section. Maganda siya at kilala sa paaralan namin. Sa bagay, lilima lang naman kasi ang section noon sa amin. Marian ang kanyang pangalan. Transfer siya sa aming paaralan. At nakikituloy siya noon sa kamag-anak nila na malapit doon lang ang bahay. Mabait naman si Marian. At hindi naman ito isnabera o suplada. Kahit pa nga medyo mas angat ang pamumuhay nito sa amin. Dahil sa halata naman, kahit sa mga gamit pa lamang niya sa paaralan. Ang sabi, ang tatay nito ay nasa ibang bansa at doon nagtatrabaho. Ang nanay naman niya ay nasa kabilang bayan lang at malawak ang lupain nila doon. Lumipat daw ang mga ito sa probinsya dahil sa naisipan ng kanyang mga magulang na mag-alaga ng mga hayop. Kaya pinaupahan na lang daw nila yung kanilang bahay sa Maynila at umuwi nga sa probinsya. Tuwing hapon kapag may pasok kami at wala pa maghahatid na iba sa kanya, ay lagi ko itong inihatid sa bahay ng kanyang tiyahin. Kapatid ito ng kanyang ina at doon siya nakikituloy kapag may pasok sa paaralan. At umuwi lamang siya tuwing Biyernes ng hapon o di kaya naman ay Sabado ng umaga doon sa nanay niya sa kabilang bayan. Gustong gusto ko talaga si Marian, kaya nga kahit pa marami akong karibal dito ay talaga nagtiyaga ako nung una sa panunuyo sa kanya
At kapag walang pasok sa paaralan, ay talaga nagsisipag ako na makapagtrabaho para may maibigay ako sa aking mga magulang. At yung iba naman ay may maipambili ako ng mga gamit ko sa paaralan, lalo na ng damit at sapatos. Kasi talagang alangan ako para kay Marian. At ayoko rin naman na mapag-iwanan ako pagdating sa pormahan ng aking mga karibal. Yun nga lang ay talagang wala eh. Kahit anong sikap ang gawin ko ay hindi ko talaga maabot kung ano yung meron sila. Sa buong panahon ng panliligaw ko sa kanya ay nakontento na ako na nakakausap ko siya kapag aking inihati dito. Yun nga lang, habang tumatagal ay dumarami na nang dumarami ang mga pumuporma at nanliligaw dito. Kung kaya pahirapan na ang paghahatid sa kanya. Hanggang sa hindi na ito nagpahatid sa kahit na sino sa amin, dahil pinagmumulan paminsan ng away ng iba. Dumating ako sa punto na ayoko nang ipagpatuloy pa ang panliligaw ko sa kanya, dahil nawalan na rin ako ng pag-asa. Kung iisipin ko kasi, ay walang wala talaga ako kumpara sa mga nanliligaw sa kanya. At alangan din naman ako mismo para kay Marian. Hindi naman ako pangit, pero pagdating sa estado sa buhay ay doon ako nakakaramdam ng hiya. Ayoko kasi na sa iba ko pa marinig ang mga pangungusap na ang lakas naman ang loob mong manligaw kay Marian. Kaya kahit na gustong gusto ko talaga siya at mahal ko na nga noong mga panahon na iyon, ay isinantabi ko na lang yung nararamdaman ko. Nagparaya na ako, dahil naisip ko talaga noon na wala rin namang patutunguhan. Nasabi ko pa nga na baka nahiya lang ito na prangkain ako, dahil sa mabait rin kasi talaga siya. Kung kaya siguro pumapayag na ihatid ko at ligawan. Lumipas ang mga araw, hanggang sa lumipas ang mga linggo. Pinilit kong iwasan na si Marian. Itinuon ko na lang yung atensyon ko sa aking pag-aaral at pagtulong sa aking mga magulang at kapatid. Nang isang araw, tanda-tanda ko na Martes iyon, nagulat na lang ako nang makita ko si Marian na nasa tapat ng pintuan ng aming silid-aralan. Nang makita ko siya ay iiwas pa sana ako, dahil naisip ko na marahil ay hindi naman ako yung kanyang pakay. Nang biglang marinig ko ang boses nito at ang aking pangalan na kanya akong tinatawag, kaya nakaramdam ako ng tuwa. Pero kasabay noon ay kinabahan rin ako. Di ko alam kung paano ko siya haharapin. Nabiglang nakarinig ako ng malalakas na hiyawan ng mga kaklasiko at binubuska kami. Nakita kong namula ang mga pisngi niya at nahiya. Kaya lumabas na agad ako ng classroom namin para puntahan siya. Tamang-tama naman, dahil sa wala pa naman kaming guro noong mga oras na iyon. Nang makaharap ko na siya, ay agad niya akong tinanong kung ano raw ang nangyari sa akin at kung bakit hindi na raw niya ako nakikita. Nagatubili ako na sabihin kaagad sa kanya ang totoong dahilan. Sinabi ko sa kanya na masyado lang akong naging abala sa aking pag-aaral at sa pagtulong sa aking mga magulang, bagay na hindi naman niya pinaniwalaan. Kung kaya naisip kong marahil ay alam niya talaga noong mga panahon na yon kung gaano siya kahalaga sa akin. Kaya muli niya akong tinanong kung ano ang problema.
panandalian akong hindi nakaimik. At inisip ko munang mabuti ang sasabihin ko sa kanya. Pagkat ayoko magkamali sa mga pananalitang bibitawan ko kay Marian. Muli ko siyang narinig na inulit ang kanyang tanong. Sabi ko kay Marian na hindi ako bagay sa kanya. Na hindi ako karapat-dapat para sa pagmamahal niya. Ipinaliwanag ko pa sa kanya na marami ang mas nakahigit sa akin na nababagay para sa katayuan niya sa buhay. Nakita kong napabuntong hininga ito at halos hindi makapaniwala sa kanyang mga narinig mula sa akin. Kaya sinabi kong totoong lahat ng mga sinabi ko. Tinanong niya ako kung mahal ko ba raw siyang talaga. Walang kagatol-gatol na sinabi kong oo. At gusto kong siya ang makasama ko habang buhay. Na hindi laro-laro ang lahat para sa akin. Sinabi ko pa sa kanya na ang gusto ko kung sino yung magiging nobya ko ay siya na rin ang gusto kong mapangasawa. At walang iba yon kundi siya. Dagdag na sabi ko pa sa kanya, kung hindi lang rin naman siya ang makakatuluyan ko, ay hindi na lang ako mag-aasawa at magpapakatandang binata na lang. Na dahil doon, ay nakita kong nangiti siya at naramdaman kong hinawakan niya ang aking kamay. At nang mapatingin ako sa kanya, ay napansin kong nakatingin na pala ito sa akin. Pakiramdam ko ay parang tumigil sandali sa pag-ikot ng mundo nung mga oras na iyon. Pero kabadong-kabado ako hanggang sa makita kong ibinuka niya minsan pa ang kanyang mga labi at sinabing sapat na raw para sa kanya ang mga narinig. At napatunayan ko raw na walang ibang karapat-dapat sa pag-ibig niya kundi ako lang. Hindi raw mahalaga kung ano pa ang katayuan ko sa buhay. Pagkat hindi naman daw iyon ang kanyang basehan. Halos tumalon ang puso ko sa sobrang tuwa nang marinig ko iyon mula sa kanyang mga labi. Nung oras na iyon ay mas lalo akong napahanga kay Marian at mas lalo ko siyang minahal. Ako naman ang nagtanong sa kanya at sinabi ko na paano na ang iba niyang mga manliligaw. Sabi niya ay wala naman daw siyang plano na sagutin isa man sa kanila. Dahil nung makilala niya raw ako ay humanga na siya sa mga katangian ko. Mabait daw ako at maginoo. Responsable at sincere umano ako sa aking mga sinasabi. Simple at walang kayabangan sa katawan. Kaya noon pa man daw ay sigurado na siya sa kanyang sarili kung sino ang pipiliin. At balak na nga raw niya sana akong sagutin. Kaya lang, bigla naman daw ako nawala at hindi na nagpakita pa sa kanya. Nung araw na iyon ay talaga namang napakasaya ko. Iyon ang itinuturing kong pinakamasayang araw ng buong buhay ko. Pero nung pauwi na ako matapos kong maihatid si Marian sa bahay ng kanyang tiyahin, ay doon ko na naranasan ang isa sa pinaka nakakatakot na pangyayari sa buhay ko na muntik ko nang ikamatay. Nasa kalagitnaan na ako noon ng daan at kasalukuyan nang kumakalat ang dilim. Wala naman sa isipan ko na may magaganap na ganon pagkat halos di pa ako makapaniwala sa nangyari sa amin ni Marian. Nang bigla na lamang may dumapong napakalaking paniki sa sanga ng isang puno na nakapalang sa daan.
at napakabilis ng mga pangyayari. Nakakalapat pa lang siguro noon sa malaking sanga ng puno ay ako naman kaagad ang dinaluhong nito. Sa sobrang pagkataranta ko ay hinawakan ko ang aking bag at inihampas sa nilalang na iyon. Pero dahil sa kanyang puwersa at buwelo ay talaga namang napakalakas noon. At natumba ako sa lupa. Wala na akong nagawa pa kundi takpan na lamang ang aking mukha at sanggain ang lahat ng paghampas noon sa akin. Nanunghuli ay hindi pa iyon nakontento at kinagat pa ako. Nagpupumiglas ako at pilit kong sinusubukan makawala. Napatuloy akong sumisigaw at humingi ng tulong. Maya-maya pa ay naamoy ko na noon ang lansa ng dugo na dumadaloy sa braso ko. Sugatan na ako. Wala na akong maisip na iba pang paraan. Parang nawawala na ako ng pag-asa. Pero sumagi sa isip ko noon si Marian, kung kaya nabuhayan ako. Naisip ko kasi na hindi ako dapat mawala ng pag-asa tulad ng pag-ibig ko sa kanya. Nanawalan na ako ng pag-asa, pero ako pa pala ang pipiliin niya. Kaya nagpupumiglas muli ako at patuloy na nagsisigaw. Nakahawak ako ng isang kahoy at pinilit kong maipasok iyon sa pagitan namin. Ginamit ko iyon para ipantukod sa kanya hanggang sa magkaroon ng lugar at itinula ko ang nilalang. Pero nanghihina na ako nang makarinig ako ng mga boses na paparating at napansin kong gumaan na ang aking pakiramdam nang bigla itong umalis sa pagkakakubabaw sa akin at agad na ako nitong nilisan. Bigla ngang gumaan ang aking pakiramdam nang umalis na yung tila malaking paniki na iyon sa pagkakakubabaw sa akin. At nakarinig na nga rin ako ng mga boses na papalapit sa kinaroroonan ko. At nakita kong hinabol pa nila yung nilalang na iyon na kanila pa palang nakita bago ito tuluyang nakalayo. Inalalayan nila ako at tinulungang makatayo. Sinamahan na rin nila ako pauwi sa amin. Nakaramdam ako ng pagkahilo nung mga oras na iyon. Gulat na gulat ang aking mga magulang at kapatid nang dumating kami sa bahay. Lalo pa nga at nagkalat yung mga dugo sa aking suot. Nakita ko kaagad ang pag-aalala sa kanilang mga mukha. Ang nanay ko nga ay nataranta at halos hindi alam kung ano ang kanyang uunahing gawin. Nahabang naghahanda ng ipapangunang lunas at ipanlilinis sa sugat ko, ay panay din ang pagtatanong nito ukol sa kung ano ba raw ang nangyari. Buti na lang talaga at narinig nung mag-aamang yon ang pagsigaw ko, kung kaya kanila akong pinuntahan. Galing pala ang mga ito sa pakikipag-inuman. Mga kakilala din namin sila na ang bahay ay doon sa tabing kalsada. At may kamag-anak lang silang pinupuntahan doon banda sa kung saan nila ako nakita. Kaya naman, halos hindi matapos-tapos yung pagpapasalamat ng mga magulang ko sa kanila. Inanyayahan pa sila nila nanay na kumain o kahit na magkape na lang muna. Pero tumanggi na sila at uuwi na raw dahil sa baka lalo lang umano silang gabihin sa daan.
Nilinisan nila nanay yung mga sugat ko. At kanilang inutusan ang aking nakababatang kapatid na kumuha ng mga dahon ng kampupot at bayabas. Gusto na sana nila akong isugod noon sa ospital. Pero malayo kasi at alanganing oras na. Papunta pa lang kasi sa kalsada ay may kalayuan na. Malayo iyon, Lakarin. At pagdating naman doon, ay wala namang bumabiyahing sasakyan na. Dahil sa may oras ang pagbiyahe ng mga jeep, matalang pa kasi noon yung mga sasakyan sa amin. Kung kaya may tinatawag na last trip. Nag-alala kasi sila nanay noon. Pagkat may sugat pala akong tinamo sa leeg at sa bandang ulo. Maliban sa mga sugat ko sa braso, kamay at balikat na siyang dahilan ng pagiging madugo nito. Kaya pala nakaramdam ako ng pagkahilo. Nagawa naman nilang mapaampat yung mga sugat ko. Kanila iyong tinalian ng malinis na tela na siyang nagsilbi na ring pinakagasa. Nabukod sa mga dahon ay kanila ring nilagyan ng lana. Mahapdi ang mga sugat. Nararamdaman kong gumikirot ang mga ito. Pero tiniis ko. Ilang sandali lang ay nakita kong lumabas ng kanilang silid si tatay. At may dala itong 2 pirasong penisilin. Dinikdik niya ang mga iyon at inilagay din sa mga sugat ko sa braso. Laking pasalamat ko pa rin at hindi ako nagkaroon ng mas matinding pinsala dahil sa napakadelikado noon kung napuruan ako, lalo pa nga at napakalayo ng ospital sa amin. Habang kumakain ay patuloy nila akong tinatanong sa kung ano ang nangyari. Nakasandal lang ako noon sa dingding at walang gana. Hindi na ako kumain pa ng hapunan. Nagulat sila nang sabihin kong inatake ako ng napakalaking paniki na ang laki nito ay kasing laki ng tao. Nang mapasulyap ako sa 2 kong kapatid ay nakita kong nanlaki ang kanilang mga mata. Habang ang nanay ko naman ay panandali ang natigilan na nakanganga. Sabay na pabulalas na aswang di umano ang umatake sa akin at hindi karaniwang paniki. Nakaranas na rin daw noon ang tatay niya ng katulad sa akin. Galing daw ito sa panliligaw noon sa kanyang ina nang atakihin ang aswang. Na noong unay inakala din daw nito na isa lamang iyong napakalaking paniki. Tuloy-tuloy na pagsasalita ni nanay. Maya-maya ay narinig ko na ring nagsalita si tatay at sinabing hindi pa raw siya nakakakita ng ganong kalaking paniki sa tanang buhay niya. Kung kaya malamang ay aswang daw iyon. Di ko alam, Sir Bibi, pero noong mga oras na iyon ay parang hindi talaga maproseso ng isip ko na aswang nga ang siyang umatake sa akin. Ganun pala yung pakiramdam kapag nasa pagitan ka ng 2 magkaibang paniniwala na minsan ayun na pala. Pero parang hindi mo pa rin ito mapaniwalaan na nangyari. Nung gabing iyon ay hindi ako dalawin ng antok. Paulit-ulit na nagbabalik sa alaala ko yung mga nangyari. Patuloy ding nagtatanong ang isipan ko kung aswang nga bang talaga yung umatake sa akin.
Natatandaan ko pa nga yung sinabi ni Mandoy Peles habang naglalakad kami pauwi na sa amin. Isa siya sa mga lalaki na tumulong sa akin. At ayon sa kanya, aswang daw ang nilalang na iyon dahil na rin umano sa uri ng tunog na nililika noon. At napansin rin umano niya na ibang iba ang mga paa nito kumpara sa mga karaniwang paniki. Pagkat ang paa umano nito ay katulad ng sa tao. Sa patuloy na pagsiksik noon sa aking isipan habang nakahiga at hindi pa rin dalawin ng antok, ay naalala ko rin na minsan kong nasulyapan ang itsura nito na iba rin sa karaniwang paniki. Na bagaman maitim iyon, ay wala iyong anumang buhok sa kanyang mukha, na may kahabaan din ang uso nito dahil na rin siguro sa mga ngipin nitong nakausli. Nung mga oras na iyon, ay bigla na lamang akong nakaramdam ng panlalamig. Pakiramdam ko ay lalagnat din ako. Agad kong hinila ang kumot at itinalokbong na maluktot ako sa sobrang ginaw. Hanggang sa nakatulog na rin ako noon. Pero nagising ako ng mga madaling araw dahil sa nanginginig na ako at napakainit na ng aking pakiramdam. Inaapoy na ako ng lagnat. Maya-maya ay naramdaman kong pumasok sa aming silid si nanay. Kanya akong hinipo sa noo at napabulalas pa ito ng Mariose. Nang maramdaman niyang napakainit noon, lumabas itong sandali at pagbalik ay may daladala na itong planganita. Lumuhod ito sa tabi ko at sinimulan na niya akong punasan ng bimbo na kanyang inilulublog sa maligamgam na tubig. Na napapaigtad ako kapag sumasagi iyon sa bahagi na mayroong sugat. Pinagpalit niya rin ako ng damit at nakaramdam ako ng preskong pakiramdam. Pinalitan ni nanay ng mas makapal na kumot ang gamit ko. At dahil sa umalwan ang pakiramdam ko, kung kaya muli akong nakatulog. Pasikat na ang araw nang magmulat ako. Nagising ako dahil sa malakas na sigaw ni nanay. Na di nagtagal ay nagsipasukan na rin sa aming kwarto sila tatay at dalawa kong kapatid. Naririnig ko noon si nanay na panay ang tanong nito kung ano raw ba ang nangyayari sa akin. Kaya nagtataka naman ako kung ano ang kanyang tinutukoy. Hanggang sa mabanggit na nila na tinubuan umano ako ng buhok sa aking pisngi. Na nang akin ang hipuin ay naramdaman kong meron nga. Kaya nagimbal ako. Takang-taka ako kung bakit ako nagkaroon ng ganon. Patuloy nila akong inasikaso noong araw na iyon. Kahit si tatay ay ipinagpaliban na muna ang kanyang mga gawain sa aming bukid. Ang mga kapatid ko naman ay pumasok at sila na ang nagbigay alam sa maestra ko. Ngunit kabilin-bili na namin na huwag nang magkukwento ng kung ano-ano pa. Napagkasunduan kasi namin na ilihim na muna ang mga bagay na kasalukuyang nangyayari noon sa akin. Panay tulog ang ginawa ko noong araw na iyon pagkat masama talaga ang aking pakiramdam. Patuloy akong giniginaw at napakasakit ng aking ulo. Pakiramdam ko noon
ay para akong may trangkaso. Nang mga tanghali na, ay naramdaman ko ang pagyugyug sa akin ni nanay. Kanya na akong ginigising para kumain ng tanghalian. Pagmulat ko ay nakita ko siyang umiiyak. Nang akin siyang tanungin, sa halip na sagutin ako, ay umiling lang ito at iniwan ako. Sinabi niyang kanya na lamang daw akong dadalhan ng pagkain. Nagtaka ako sa ikinilos ni nanay. Nangipuin ko ang aking mukha, ay doon ko na nalaman kung bakit naragdagan ang buhok na tumubo sa mukha ko. Maging sa aking noo ay mayroon na rin akong nakaba. Kahit anong piga ko sa aking isipan kung bakit ako tinutubuan noon, ay wala akong maisip na dahilan. At sigurado akong ganun rin ang mga magulang ko. Wala silang anumang ideya kung bakit ako nagkaroon ng mga buhok sa aking mukha. Kahit wala akong gana noong mga oras na iyon, ay pinilit ko talagang makakain. Dahil na rin sa nakakaramdam na ako ng matinding panghihina. At ayoko mag-alala pa ng gusto ang mga magulang ko. Napakatabang ng pagkain. Wala akong panlasa. At parang hirap na hirap akong lunukin iyon. Kaya akin nilang pinasusundan ng tubig. Kinahaponan nang magising ako, ay nakita kong nasa tabi ko si nanay at kanya akong binabantayan. Ilang sandali pa ay narinig kong dumating na rin ang aking mga kapatid mula sa paaralan. At kahit paano ay gumaan ang aking pakiramdam nang marinig ko ang pangalan ni Marian mula sa nakababata kong kapatid. Pero nag-aalala daw ito para sa akin. Pinuntahan daw kasi siya nito nang malamang wala ako sa aming silid-aralan at hindi nakapasok. Kaya sinabi na lang daw ng kapatid ko na karaniwang lagnat lang naman ang aking sakit. Na biniro pa nga daw niya ito at sinabing lagnat laki lang. Na dahil doon ay nangiti ako. Pero agad din akong nalungkot nang sabihin ng kapatid ko na dumarami ang buhok ko sa aking mukha. At nakita kong tinitigan ito ni nanay at sinenyasang lumabas na ng silid. Nang maghahapunan na kami nung gabing iyon, ay hindi ko na talaga mapilit pa ang aking sarili na kumain. Nang subukan ko pa nga ay iniluwa ko lang rin. Nasusuka ako. At pakiramdam ko ay binabalik lang talaga yon palabas ng aking sikmura. Kaya hinayaan na lang ako nila nanay. Nang biglang nanlaki ang aking mga mata, nang makita kong may tumutubo na ring buhok sa aking mga kamay at braso. Nung puntong iyon, bagaman alam kong hindi rin nila alam kung ano talaga ang nangyayari sa akin, ay napatanong pa rin ako sa kanila. Itinanong ko rin kung ano ang pwede naming gawin para mapigilan ang tuluyang pagkalat noon sa aking katawan. Lumabas si nanay ng silid at narinig ko ang pag-uusap nila ni tatay. Narinig kong sinabi ni nanay na uuwi na muna siya sa kanila. Bagay na hindi sinang-ayuna naman ni tatay. Pero nagpumilit si nanay. Hindi ko rin alam noong mga oras na iyon kung bakit uuwi si nanay sa kanila. Di ko alam kung ano ang koneksyon noon sa nangyayari sa akin. Tawid-dagat pa ang kanila nanay. Kaya mangangailangan pa talaga ito ng kaukulang pera
para sa kanyang gagamiting panggastos tulad ng sa pamasahe. Narinig kong mangungutang na muna sila sa kaanak ni tatay upang mayroong magamit si nanay sa kanyang pag-uwi sa kanilang probinsya. Nang natutulog na kami nung gabing iyon, ay bigla naman akong nagising. Nakaramdam ako ng sobrang init. Nagtaka pa nga ako noon kung bakit hindi na ako giniginaw. Sa halip, ay para akong sinisilaban dahil sa sobrang napakamalinsangan. Kaya kahit hirap ay pinilit kong bumangon. Naramdaman kong nanginig ang aking mga tuhod. Hinang-hina ako, pero pinilit ko pa rin tumayo at lumapit sa may bintana at aking binuksan iyon. Nang bigla akong mapaatras, nang makita kong muli yung malaking paniki sa tapat ng bintana at nanlilisik ang mga mata nitong tila nakatitig sa akin. Kaya mabilis kong isinira na muli ang bintana at tinawag ko sila nanay. Pagpasok nila ay agad kong sinabi ang aking nakita. Sinabi kong nariyan siya. Na magtanong sila kung sino, ay mabilis kong sinabing yung aswang na umatake sa akin. Mabilis na lumabas si tatay ng aming silid at maya-maya ay narinig kong nagbukas ang aming pinto. At nasundan iyon ng malalakas na sigaw ni tatay na kanyang pinapalabas at tinahamon yung nilalang. Nung gabi ngang iyon ay nagpakita na muli sa akin yung nilalang. Nakakaibang init pala ang hatid noon. Kung kaya, naisipan kong magbukas ng pintana at nasindak ako ng gusto. Nang makita ko ito sa harapan ng aming bintana. Kalaunan nga ay nilabas na ito ni tatay at kanya itong hinamon. Ngunit hindi naman na nagpakita pa yung nilalang at tuluyan na itong umalis. Kinaumagaan ay muli nilang pinag-usapan ang ukol sa pag-uwi ni nanay doon sa kanilang probinsya. Narinig kong sinabi ni tatay kay nanay na kanya na lamang padalan ng telegrama kung sino man ang pakay niya doon. Ngunit sumagot si nanay at sinabing hindi umano kayang bumiyahe ng kanyang ama na mag-isa. Kung kaya, kailangan niya talagang sunduin ito. Dagdag pa ni nanay, ay gagawa na lamang siya ng paraan pagdating doon. Ukol sa kanilang magiging pamasahe, pabalik. Pagkatapos nilang makapag-agahan noon, ay umalis na sila nanay at tatay upang manghiram ng pera sa kanilang kahanap na siyang gagamitin ng nanay ko sa kanyang pag-alis. Bago magtanghalian noong araw na iyon, ay nakabalik na sila at nakahiram na ng pera. Inihanda na rin ni nanay ang kanyang mga dadalhin. At matapos makakain ng tanghalian, ay umalis na rin ito. Inihatid siya ni tatay sa sakayan. Nung magagabi na, ay dumating si tatay sa aming bahay at mayroon itong kasama. Tiningnan ako ng lalaki at sinuri. Sinabi nitong ang mga buhok daw na tumutubo sa akin ay sani umano ng mga sugat na dulot ng aswang. Di daw niya maipaliwanag ng mabuti sa amin kung paano nangyari iyon. Pero iyon daw ang nakikita niyang dahilan kung bakit ako tinutubuan ng mga buhok sa mukha. At nagsisimula na nga sa aking mga kamay at braso. Nasabi pa nung lalaki
Marahil ay may kasama umanong sumpa yung ginawa ng aswang sa akin. Kaya nag-alala si tatay nang marinig niya yon. Kanyang pinakiusapan ng lalaki na kung maaari ay gumutin ako nito. Ngunit tumanggi ang lalaki at sinabing hindi daw niya kaya dahil sa hindi umano sapat ang kanyang kakayahan para gawin iyon. Hiniling na lamang ni tatay sa lalaki na baka may nalalaman ito para kahit paano ay mapigilan yung tuluyan at mabilis na pagdami ng mga tumutubong buhok sa aking katawan. Sinabi niya sa tatay ko na maaari umano nitong subukan na mag-ihaw ng luya at pagkatapos ay dikdikin umano at siyang ipapal sa iba't ibang bahagi ng katawan ko, lalo na yung mga tinubuan na ng buhok. Pero hindi niya raw maisisigurong magiging mabisa at epektibo iyon. Gayunpaman, nang makaalis ang lalaki ay sinubukan nga ni tatay na mag-ihaw ng mga luya at pagkatapos ay dinikdik at inilagay sa mga parteng tinubuan ng buhok. Nung mag-ahaponan na kami ay wala pa rin akong ganang kumain. Ayaw pa rin talagang tumanggap ng kahit anong pagkain ang aking sikmura. Nakapag aking sinusubukan ay isinusuka ko lamang iyon. Kaya sinikap ko na lang na matulog habang kumakain sila tatay at mga kapatid ko. Ako naman ay nakahiga na. Di ko na alam kung gaano na ako katagal nakatulog. Bagaman hindi pa ako nagmumulat ng mata, ay gising na gising ang aking diwa. Naririnig ko ang mga huni ng kuligli sa labas ng bahay at malakas iyon. Maging ang pagtunog ng kamay ng aming orasan na nakasabit doon sa dingding. At ang ipinagtataka ko, maging ang larawan ng mga ito ay nakikita ko ring malinaw sa aking isipan. At kahit ang pag-ihip ng hangin sa mga dahon ng puno ay akin ring naririnig at nakikita iyon. At dahil doon ay napabangon ako. Ang init ng aking pakiramdam. Nagbabaga ang aking mga mata. Nakita ko pang nagkalat ang mga luya sa aking higaan. Nang igala ko pa ang aking paningin ay parang mas luminaw pa ang aking mga mata. Ngunit napakainit talaga ng aking pakiramdam na para bang mayroong sumisingaw na kung anong init sa aking mga mata. Bumangon ako dahan-dahan at parang gusto kong lumabas sa aming bintana. Ngunit nagdalawang isip ako dahil sa baka naroon na naman yung malaking paniki na iyon. Pero bakit parang yung alalahanin ko na iyon ay nadadaig ng aking pagnanasa na buksan ang bintana at lumabas doon. Kaya naramdaman ko na lamang ang aking sarili na humakbang ng papalapit sa bintana. Akin niyang binuksan iyon at nang lalabas na ako ay bigla ko na lamang naramdaman na may humawak sa balikat ko at pinigilan ako. Narinig ko na rin ang boses ng aking ama at sinabing ano raw ang ginagawa ko at saan daw pa ako pupunta. Kaya napalingon ako. Pero nakita kong nagulat ito at bumitaw mula sa pagkakahawak sa akin. Napaatras siya, sabay tanong nang ano na raw ang nangyari sa akin. Kaya maging ako ay nabigla dahil sa naging reaksyon ng aking ama, na ang tanging na ibulalas ko na lang ay ang katagang bakit.
Sinabi niya sa akin na ang pupula raw ng aking mga mata. At lalo umanong nadagdagan yung mga buko sa mukha. Na nang aking ngang salatin ay dumami nga ang mga ito nang halos doble sa dati nitong dami. Kaya napasapo na lang ako sa aking noo. Nakaramdam ako ng matinding awa sa sarili. Lalo na nang mapansin ko yung aking mga braso. Malaki na ang ipinayat ko dahil sa hindi ko pagkain. Hindi na ako nakatulog noon. Hindi naman ako iniwan ng aking ama. Habang ang mga kapatid ko naman ay tulog na tulog. Nagpatuloy yung ganong kalagayan ko ng ilan pang mga araw. Hanggang sa dumating na ang nanay ko at kanyang kasama sina lolo at lola. Napilitan daw ang mga ito na magbenta ng kanilang alagang kalabaw upang may magamit na pamasahe papunta sa amin. Na nang malaman ko iyon ay lupa ako nalungkot. At sinabi ko sa aking sarili na kapag ako ay magkaroon na ng trabaho at kumikita na, ay akin iyong ibabalik sa kanila. At hangga't maaari nga ay hindi ko lamang matumbasan iyon, kundi mahigitan ko pa. Nang makita ako ng mga magulang ni nanay, ay agad kong napansin ang lungkot sa kanilang mga mukha. Naluha pa nga ang lola ko nang lumapit ito sa akin. Kanilang hinawakan ang payat kong braso at kamay. Nagkatitigan sila lolo at lola. At sinabing wala umanong pagdududa na ang nangyayari sa akin ay gawa umano nung aswang. Naikwento na rin kasi sa kanila ni nanay yung ginawang pag-atake sa akin. Maging yung pagdalaw nito minsan sa aming bahay. Noon ko nalaman na may kakayahan pala ang mga magulang ni nanay ukol sa mga ganong bagay. Sabi pa nila, hindi naman umano bunga ng sumpa ang nangyayari sa akin, kundi likas umano iyon sa uri ng aswang na umatake sa akin nung gabing iyon. Na sino mang kanilang nasusugatan, bunga man ito ng kalmot o paggagat, ay ganon ang nagiging resulta, na para daw itong sakit na hatid ng mga ito. May mga inilabas sila mula sa kanilang mga dala. Sinimula na nila ang panggagamot sa akin gamit ang iba't ibang uri ng halamang gamot. Na natatandaan ko pa ngang sa unang pagkakataon na lumapat sa akin ang mga ginawa nilang gamot na iyon, ay may kakaiba agad akong naramdaman. Naging maginhawa na kagad ang aking pakiramdam. Nanatili sa amin sila lolo at lola hanggat hindi ako tuluyang gumagaling. Araw at gabi nila akong ginamot. Ngunit isang gabi ay muli na namang nagparamdam ang aswang. Nakatulog na kami noong mga oras na iyon. Katunayan ay wala na ngang nakabukas na ilaw. Nang makaramdam ako uli ng matinding pagkamalinsangan, na nasundan iyon ng isang masansang na amoy. Pero noong mga pagkakataon na iyon ay hindi na ganun katinding takot ang aking naramdaman. Malakas ang kutob ko noong mga oras na iyon na naroon na naman yung nilalang sa malapit. Bumangon ako at lumapit sa gilid ng bintana. Pero bago ko pa iyon mabuksan, ay nakarinig ako ng isang nakakakilabot na tinig. Ang pangit ng nilikha noong tunog. At naramdaman kong mabilis yung kumilos papalayo. Ilang sandali lang
ay napansin kong may pumasok sa aming silid at biglang nagliwanag. Paglingon ko, nakita ko sila nanay, pati na sila lola na may hawak na ilaw. Sinabi nila sa akin na wala na raw akong dapat pang alalahanin dahil sa hindi na raw babalik ang aswang na iyon kahit kailan. Di ko alam kung ano ang ginawa nila, kung bakit nila nasabi ang gayon sa akin. Naisip ko pa ngang marahil ay gusto lang nilang mapanatag ang kalooban ko. Pero totoo nga, dahil sa halos isang linggo na ang nakakalipas ay hindi na nagparamdam pa ang nilalang na iyon. Nang tuluyan nang bumuti ang aking kalagayan at unti-unti na ring nanunumbalik ang aking pangangatawan, ay pumasok na rin akong muli sa paaralan. Nawala na rin kasi yung mga tumubong buhok sa akin. Marami akong aralin noon na napalampas, kaya puspusan ang ginawa kong pag-aaral. Pero bago iyon, nung unang araw na pumasok akong muli ay nagkita kami ni Marian. Nag-alala daw siya para sa akin. Akala daw niya ay kung napaano na ako. Nagbalak pa nga raw siya na dalawin ako sa aming tahanan, pero wala naman daw siyang makasama. Naisip niya rin minsan na sumabay sa aking mga kapatid, pero nag-alala siya na sa kanyang pag-uwi ay wala siyang makakasabay, na siya lamang mag-isa at napakalayo pa naman. Sinabi ko naman na ayos lang yon at wala siyang dapat na ipag-alala. Masayang masaya ako na nakita kami uli. Minsan ay niyaya ako ni Marian na kung maaari ko ba siyang samahan pauwi sa kanila. Huwebes pa lang noon nang kanyang ipaalam sa akin. Masayang masaya ako kung kaya pagdating ko sa amin pagkagaling sa paaralan ay agad kong sinabi sa aking mga magulang at ako ay nagpaalam. Narinig naman pala nila lolo at lola ang tungkol doon. Lumapit sa akin si lolo at kinausap ako. Kanya akong pinaalalahanan ng mga bagay-bagay upang magawa kong maingatan ang aking sarili. Kanya pa akong binigyan ng isang maliit na botelya na mayroon iyong lamang lana at mga ugat ng punong kahoy. Ang sabi sa akin ni lolo, mabisa umano iyong pangontra sa mga nilalang na hindi nakikita. Gayon din sa mga nagpapanggap o may itinatagong lihim. Nagpasalamat naman ako kay lolo sa kanyang mga pagpapaalaala at doon sa botelya na kanyang ibinigay. Nang sumunod na araw, umaga pa lang, pagpasok ko ay napakasigla ng aking pangangatawan. Sabi kasi ako na sumama kay Marian upang ihatid siya hanggang doon sa kanila. Naisip ko rin na akin ang makikilala ang kanyang ina. Pero medyo nakaramdam din ako noon ng kaunting pag-aalala dahil sa baka hindi niya ako magustuhan para sa kanyang anak. Pero isinantabi ko na lang muna ang isipin na iyon at naisip kong wag ko na lang pangunahan ang mga maaaring mangyari. Basta inisip ko na lang na makakasama ko si Marian ng matagal. Nang magkita kami ni Marian nung umaga na iyon doon sa aming paaralan, ay naramdaman ko rin na masaya siya. Habang papalapit ang oras ng aming uwian, ay lalo naman akong nasasabik. Hanggang sa matapos na nga ang aming huling aralin at pinalabas na kami, maya-maya pa,
ay nakita ko na rin si Marian na lumalabas ng kanilang silid-aralan at lumapit na kagad ito sa akin. Nang mapasulyap ako sa ibang mga mag-aaral na naroon, ay nakita ko ang mga mata nila na mapanuri, lalo na yung mga may gusto at nanligaw rin kay Marian. Kaya binawi ko na lang at inalis ang aking pagkakatitig sa kanila. Magkasabay na kaming lumabas ni Marian ng aming paaralan. Nagmerienda pa kaming sandali sa gilid ng kalsada at pagkatapos ay nag-abang na ng aming masasakyan pauwi doon sa kanila. Ang daraan na jeep noong mga oras na iyon ay last trip na, kung kaya dapat ay makasakay na kami. At ilang minuto pa nga kaming naghintay hanggang sa amin ang mamataan ang sasakyan. Pagkasakay namin ay dun pa ako napapwesto sa kahoy na inilalagay ng palang sa likurang bahagi ng jeep, pagkat wala nang bakante sa loob, kung kaya hindi ko nakatabi si Marian. Napurnada yung iniisip ko na magkatabi kami sa buong biyahe at magkukwentuhan habang nakakabay ako sa kanya. Kaya napabuntong hininga na lamang ako. Matagal-tagal din ang tinakbo ng aming biyahe, mahigit isang oras din. At yun yung unang pagkakataon na makakarating ako sa lugar na iyon. Itinuon ko na lang ang aking atensyon sa mga tanawing aming nadadaanan. Maganda rin pala ang mga tanawin papunta sa kanilang bayan. May dinaanan pa nga kaming mataas na bahagi na kung saan sa ibaba naman ay naglalakihan ang mga bato at matatanaw muna ang dalampasigan. Ang sarap ng simoy ng hangin na mula sa dagat. Ilang sandali pa ay unti-unti nang nababawasan ang mga pasaherong sakay ng jeep. Natuwa ako dahil sa makakatabi ko na si Marian. Ngunit nang lilipat na ako at pupunta na sa tabi niya, ay nakita kong bigla na rin itong tumayo at nagkasalubong pa kami. Sinabi niyang bababa na ro kami pagkat doon na ang sa kanila. Naramdaman kong parang namula ang aking mukha dahil sa pagkapahiya. Minsan pang napurnada na naman yung mga ini-imagine ko. Pagbaba namin ay kanyang itinuro ang sa kanila. May lalakarin pa pala kaming ilang metro mula sa kalsada. Pero di hamak na napakalapit lang noon kumpara naman sa amin. Padilim na noong mga oras na iyon at aming naabutan ang kanyang ina na nasa bukana ng kanilang pintuan at may hawak itong dahon ng sili. Agad na lumapit si Marian sa kanyang ina at nagmano. Bumati naman ako ng isang magandang gabi. At narinig kong nagsalita ang nanay niya na sinabing may kasama palaro siya. At nakita kong inilapit din niya ang kamay sa akin na pinagmamano ako. Kaya kahit nahihiya ay inabot ko iyon at nagmano. At muli akong bumati ng isang magandang gabi po. Pinapasok na kami ng kanyang ina sa loob at sinabing magpahinga na muna kami. Dumiretso siya sa may kusina. Magtitinola pala ito ng manok. Kapag alam pala niyang pauwi si Marian, ay naghahanda talaga ito ng masarap na ulam. Pumasok naman si Marian sa kanyang kwarto at nagpaalam sa akin na magbibihis lang siyang sandali. Tumayo ako sa aking kinaupuan at nakita ko yung patay na manok na may balahibo pa.
katabi rin noon yung papaya at iba pang mga sangkap. Lumapit ako sa nanay ni Marian at nagsabi ako na kung maaari ay tutulungan ko na siya. Tumingin ito sa akin at tinanong ako kung sigurado ba raw ako. Sumagot naman agad ako at sinabi kong opo. Sinabi kong sanay ako sa mga ganong gawain. Dagdag ko pa. Nagat itong gumanti at sinabing, "Lagi sigurong manok ang ulam nyo sa inyo." Kaya dahil doon ay natigilan akong sandali at sinabi kong hindi po. Minsan lang po kami makapag-ulam ng manok. Pero ako po yung naaasahan sa aming bahay dahil sa ako po yung panganay. Nang tanging naging tugon na lamang niya sa akin ay ganun ba? Sige, ikaw na bahala sa manok at iaanda ko yung mga sangkap. Magalang naman akong sumagot ng sige po. Maya-maya ay naramdaman kong papalapit na sa akin si Marian at sinabing nagpapakitang gilas daw ako sa mama niya. Naitinanggi ko naman at pabiro kong sinabi na para mapadali dahil sa nagugutom na ako. Kung kaya nangiti siya sa aking sinabi. Sabi pa niya sa akin na pagbutihan ko raw. Tumango ako at sinabi kong ako na ang bahala. Maganda ang bahay nila Marian at nasa ayos ang lahat. Mayroon din silang kuryente at maraming kasangkapan. Nang maluto na ang tinolang manok ay magkakasabay kaming kumain. Masarap magluto ang nanay niya. Habang kumakain ay narinig kong tinanong niya si Marian kung ako raw ba yung ikinukwento nito sa kanya. Naagad namang sinagot yun ni Marian at sinangayunan. Maraming itinanong din sa akin ang mama ni Marian. Natuwiran ko namang sinasagot at hindi ako naglilihim. Medyo hindi ko lang nasundan yung sinabi niya sa akin na wala naman daw problema sa kanya kung talagang nagkakagustuhan kami ng kanyang anak. Pero ang inaalala daw niya ay kung kaya ko ba raw ipaglaban si Marian. Bagaman hindi ko naunawa ang lubos, ang ibig niyang pakahulugan ay sumagot pa rin ako ng opo. Pagkatapos naming makapag-apunan ay tumulong din ako sa pagliligpit. Ngunit hindi na pumayag ang mama niya na ako ang maghugas. Talagang hindi niya ibinigay sa akin iyon. At siya na ang naghugas ng aming mga pinagkainan. Naupo kami ni Marian sa kanilang sala na magkatabi at nagkwentuhan. Habang tinatapos ng kanyang ina yung mga hugasan. Maya-maya, nang matapos na ito, ay nagpaalam na siya sa amin. At sinabing mauuna na raw siyang magpapahinga. At nakita kong dumiretso na ito sa kanyang silid. Sinabihan niya si Marian na sumunod na lamang doon kapag inantok na ito. At ako daw ang matulog sa silid naman ni Marian. Sumagot naman ako ng opo bilang katunayan na naunawaan ko ang bilin nito. Marami kaming napag-usapan ni Marian na nung mga oras na iyon ay nakasandal siya sa dibdib ko at nakakbay naman ang isang kamay ko sa kanyang balikat. Wala nang sasarap pa sa tagpong iyon. Parang ayaw ko nang matapos yung mga sandaling iyon. Nakapagtumitingin siya sa akin ay halos magpang-abot na yung aming mga labi. Hanggang sa makaramdam na kami kapwa ng antok. Kaya nagsabi siya sa akin na matulog na raw kami. Mag-aalas 11 na noong mga oras na iyon. At bigla niya akong hinalikan sa labi habang nakatingin
at nakatingala sa akin. Na akin namang ikinagulat iyon. Pero sobrang tuwa ko. Sobrang saya ng aking naramdaman. Di pa nga ako halos makapaniwala sa nangyari. Kanya akong inihatid sa silid at sinabihan akong magpahinga na mabuti. At tumalikod na ito para pumasok na rin sa silid ng mama niya. Pero hinawakan ko ito sa kanyang kamay. Pagharap niyang muli sa akin, ay niyakap ko ito ng mahigpit. At nang magkatinginan kami, ay agad kong hinagkan ng mariin ang kanyang mga labi. Nanaramdaman kong biglang mas sumigpit pa ang pagkakayakap niya sa akin. At gumanti na rin ito ng halik. Nang magbitaw kami, ay pareho naming habol-habol ang aming hininga at nangiti kami pareho. Sinabi niya sa akin na sige na at papasok na raw siya sa silid. Inihatid ko na lang siya ng tanaw at nang makapasok na siya ay nagsara na rin ako ng pinto at nahiga na rin. Ilang minuto pa ang lumipas, nananatili lang akong nakahiga at patuloy na inaala-ala yung nangyari sa amin ni Marian. Masayang masaya ako noong mga oras na iyon. Pagtuturing ko pa nga sa sarili ko noong mga sandaling iyon, ay ako na ang pinakamaswerteng lalaki sa buong mundo. Ganong katindi yung saya na naramdaman ko noong mga oras na iyon. Hanggang sa di ko na namalayan na nakatulog na ako, na iniisip yung masasayang tagpo namin ng aking kasintahan. Nang bigla na lang akong makaramdam nang tila mayroong pusa sa aking paanan. Dahil sa nararamdaman ko ang matutulis na mga kuko noon. Di ko alam kung anong oras na noong mga sandaling iyon. Nang magmulat ako ng mata para bugawin sana ang pusa, ay laking gulat ko nang hindi pusa ang aking makita. Sa halip ay isang babae na nanlilisik ang kanyang mga mata na nagtatayuan ang mga buhok nito na kanya pang inilalabas ang dila na tila takam na takam siya. Gusto kong sumigaw noong mga oras na iyon. Pero nakapagtatakang walang lumalabas na anumang boses sa aking bibig. At nakita kong nagsigalawa na ang mga buhok nito at pumasok sa butas ng aking tenga at ilong maging sa aking bibig ay nagpupumilit na makapasok ang mga iyon. At hindi ako makapaniwala na tila mas malakas pa ang mga buhok na iyon kumpara sa aking mga kamay na pilit pumipigil sa mga ito. Hanggang sa naramdaman kong halos hindi na ako makahinga, na nagkakawag na lamang ako na parabang nalulunod. Dahil sa wala na akong malanghap na anumang hangin, sa huling sandali ay aking naisip ang mga mahal ko sa buhay, lalo na si Marian. Hanggang sa mapaupo akong bigla, nakita kong nakabukas na ang pinto ng silid. Pinagtaka ko iyon dahil natatandaan kong aking iyong isinarang mabuti. Nang mapalingon ako sa akin ni Kuran, ay napansin kong nakabukas na rin ang bintana. Napakasama ng aking panaginip. Binangungot pala ako. Pero parang totoong nangyari iyon. Gulong-gulo ang aking isipan noong mga pagkakataon na iyon. Di ko na alam kung alin ang totoo at kung alin ang panaginip.
dahil para kasi talagang totoong naganap yon. Bumangon ako at lumapit sa pinto. Muli kong isinara iyon, maging ang bintana. Di na ako natulog pa at hinintay ko na lang na mag-umaga. Matyaga akong naghintay. Pinilit kong wag nang makatulog pang muli. Grabe ang pagkalabog ng aking dibdib. Matinding kaba ang naramdaman ko. Pagtingin ko sa aking higaan, ay napansin kong may bakas doon na tila nabasa. Kaya nagtaka ako kung saan galing ang basa na iyon. Pagtingin ko sa aking pantalon, ay bumakat din ang basa doon. Natapon yung lana sa botelya. Agad kong naisip. Pero nang kunin ko iyon sa bulsa, ay nakapagtatakang may tapon pa rin naman iyon. Pero halata na iyon ay umawas mula sa apat na maliliit na butas sa gilid ng tapon. Pero naisip kong marahil ay natapon lamang iyon dahil sa pagiga ko. Nang marinig ko ang unang pagtilaok ng manok, ay nabuhayan ako ng loob. Gumaan na bigla ang aking pakiramdam. At nakita kong unti-unti na nagliliwanag sa labas. Maya-maya ay narinig ko ang sunod-sunod na pagkatok sa pinto. Tumayo ako at binuksan ko iyon. Nakita ko si Marian at lalong sumaya yung umaga ko. Pumasok siya sa silid at nagyakap kami. Tinanong niya ako kung naging maayos naman ba raw yung aking pagtulog. Medyo hindi ako kaagad nakasagot, pero sinabi ko sa kanyang oo, maayos naman. Narinig kong gising na rin ang mama niya at tila naghahanda na iyon ng agahan doon sa kanilang kusina. Parang ayaw na namin magkahiwalay ni Marian sa pagkakayakap. Hanggang sa marinig namin ang tinig ng nanay niya at siya ay tinatawag nito. Kaya nagbitiw na muna kami at lumabas siya ng silid at pumunta doon sa kusina. Inayos ko rin munang sandali ang aking sarili bago ako lumabas ng silid. Tumulong na rin ako sa kanila sa paghanda ng almusal. Ilang sandali lang ay nakahanda ng lahat at magkakasabay muli kaming kumain. Habang kumakain ay nagsabi si Marian sa kanyang mama na aalis na raw kami bago magtanghalian. Babalik na raw kami sa kabilang bayan. Pagkat gusto naman daw niyang makilala ang aking mga magulang, gusto niya raw makapunta sa amin. Pumayag naman ang kanyang ina at kinausap ako na basta akin daw iingatan ang kanyang anak. May tiwala daw siya sa akin. Kaya wag na wag ko raw iyong sisirain. Sumang-ayon naman ako at nagpasalamat sa mama ni Marian. At ipinangako kong makakaasa ito na aking iingatan ang kanyang anak. At hindi gagawa ng anumang ikasisira ng kanyang pagtitiwala sa akin. Pagkatapos nga naming makapag-agahan noong araw na iyon, ay pumasok na kaagad si Marian sa kanyang kwarto upang ihanda ang kanyang mga dadalhin. Nang lumabas siya sa kanyang silid, ay dala-dala na niya ang kanyang mga gamit. Pagkatapos naman na mailigpit ng mama niya ang aming mga pinagkainan, ay nagpaalam ito sa aming sandali at sinabing may kakausapin lang umano itong tao tungkol sa baboy na iniaalok sa kanya. Pero isiniguro naman niyang bago magtanghali ay sisikapin niyang makabalik dahil sa kami naman ang aalis upang bumalik na sa kabilang bayan.
naiwan kami ni Marian sa kanilang bahay. Naupo kami muli sa kanilang sala at nagkwentuhan. Maya-maya ay nahiga siya sa sofa at iniga ang kanyang ulo sa aking mga hitat. Kahit sa anggulo ko talaga tingnan si Marian ay napakaganda nito. Kaya nasabi ko sa aking sarili na napakaswerte ko talaga. Dahil sa dinami-dami ng nanligaw dito ay ako ang kanyang pinili. Ilang sandali pa ay bigla itong may napansin. Tinanong niya ako kung ano raw yung kanyang nahigaan na bumubukol. Na dahil doon ay nabigla ako at natigilan. Nakaramdam ako ng hiya. Naisip kong naramdaman pala niya. Nang magsasalita na ako ay bigla niya iyong kinapa, sabay sabi nito na ito. Na dahil naman doon ay tila napunutan ako ng tinik sa aking lalamunan at nakahinga ng maluwag. Kanyang hinawakan yung botelya na nasa aking bulsa na siya palang bumubukol at kanya palang nahigaan. Sinabi kong botelya iyon na may lamang langis. Sinabi ko rin na bigay iyon sa akin ni Lolo. At dinukot ko iyon sa loob ng aking bulsa at ipinakita sa kanya. Agad naman niyang kinuha iyon sa aking kamay at tila nagandahan siya. Pinagmasdan pa niya iyong mabuti habang dahan-dahang iniikot sa harapan ng kanyang mga mata. Tinanong niya ako kung ano raw yung mga nasa loob ng botelya. Sinabi kong iba't ibang uri ng ugat ng mga punong kahoy na tinaddad ng pino. Sinabi niya sa akin na ang ganda daw ng pagkakagawa pagkat mayroon pa iyong tila maliit na sanga na nakatayo na nagmukhang parang isang maliit na puno na nasa loob. Halos mahigit isang oras din kami na naiwan ni Marian sa kanilang bahay. Nang dumating ang mama niya ay nakahanda ng lahat ang aming mga dadalin. Mga alas 10 na siguro ng mga oras na iyon. Kaya hindi pumayag ang mama niya na hindi muna kami kumain uli. Dahil sa baka abutan daw kami ng tanghalian sa daan. Nang kumakain na kami ay patuloy na nagpaalala ang mama ni Marian sa kanya na mag-ingat. Maging ako ay muli niyang sinabihan na ingatan ang kanyang anak at alagaan pagkat ito daw ang tanging niyang yaman. Kaya nga lahat ay kanya umanong ginagawa para dito. At kitang kita ko naman na alagang alaga niya si Marian at mahal na mahal niya talaga ito. Nang kunin ng mama niya ang aking atensyon para kausapin ng masinsinan ay napatingin ako sa kanya. Nais kong patunayan na sinsiro ako sa kanyang anak at wala akong anumang itinatago. Kung kaya tumingin ako sa kanya habang kanya akong kinakausap. At sa unang pagkakataon ay may napansin ako. Tila ba parang baliktad ang aking refleksyon sa kanyang mga mata. Bigla akong natandaan yung mga ibinilin sa akin ni Lolo. Pero bakit parang di ko naman maramdaman ang kakaibang anyo nito? At bakit kahit sa kanilang pagkain ay wala namang kakaiba? Pero nakaramdam ako ng takot noong mga oras na iyon. Lalo na nang maramdaman kong tila nabasa na naman yung pantalong ko. Na nang pasimple ko itong silipin ay unti-unti nang kumakalat ang basa nito
sa bahaging hita ko. Umawas yung langis. Pero hinayaan ko na lang at nagpatay mali siya lang ako tungkol sa aking nararamdaman. Binilisan ko na lang yung aking pagkain. At nang tumayo ako, ay bahagya akong pumihit upang hindi nila iyon makita. Nagpunta ako sa kanilang banyo at nagbihis. Inilagay ko yung langis doon sa aking bag. Paglabas ko ng banyo, ay medyo nagulat pa ako nang makita kong naroon ang mama niya at parang hinihintay talaga ako. At bigla na lang akong nagulat nang kanya akong tanungin kung umawas ba raw yung langis. Kaya natigilan talaga ako nung puntong iyon at pakiramdam ko ay namanhit ang aking mukha dahil sa halo-halong emosyon na aking nararamdaman. Hindi kaagad ako nakasagot kung kaya muli niyang inulit ang kanyang tanong kung umawas ba raw yung langis. Magalang naman akong sumagot at sinabing opo. Muli niya akong tinanong kung saan ko raw galing iyon at sino ang nagbigay sa akin. Sa nauutal na tinig ay sinabi kong mula iyon sa aking lolo. Bigla niya akong hinawakan sa kamay. Mahigpit ang kanyang pagkakahawak sa akin. Sinabi niyang wag na wag ko raw ipapaalam kay Marian ang tungkol doon. At nakita ko bang parang nagbaga na bigla ang kanyang mga mata habang binibigkas niya sa akin ang mga pananalita na iyon na may diin. Mabilis naman akong sumagot at sinabing, opo, makakaasa po kayo. Sinabi niya sa akin na Mama Ivy na lang daw ang itawag ko sa kanya. Na ikinatuwa ako naman iyon at bagyang nabawasan ang aking kaba sa dibdib. Pero medyo nagulo ang isip ko dahil sa may lahi palang aswang sila Marian. Pagkat aswang pala ang mama nito. Narinig kong nagsabi pa ito sa akin na nais niya umanong makilala at makita si Lolo. Nais daw niyang magpatulong. At biglang lumuwag ang pagkakahawak niya sa kamay ko. At nawala na ang tapang sa kanyang boses. Sinabi pa niya sa akin na tulungan ko raw siya. Nang biglang narinig namin si Marian at nagtanong nang tulungan saan ma. Kaya napalingon kami pareho ng mama niya sa kanya. Na pareho kaming nabigla. Kapwa kami hindi nakapagsalita. Hanggang sa makaisip ako ng idadaylan. Ngunit mabilis na nagsalita ang mama ni Marian. Nasa halip na sagutin ang kanyang tanong, ay sinabi nito na sasama daw siya sa amin. At pumasok na ito sa kanyang kwarto at inihanda na rin ang mga dadalhin. Paglabas nito ng kanyang silid, ay nakabihis na rin at tila nagmamadali. Nagtaka naman si Marian sa kakaibang ikinilos ng kanyang ina. Pero natuwa siya at pabirong sinabing tila mas excited pa raw ito kaysa sa kanya. Tinanong pa niya ang ina kung excited na ba raw ito na makilala ang mga magiging balai niya pagpapatuloy pa nito. Napilit na mangumiti ang kanyang ina para pagtakpan ang totoong nararamdaman nito. Alam kong kinakabahan ang mama niya dahil sa hindi nito alam kung ano ang magiging reaksyon ni Marian kapag kanyang nalaman ang tungkol
sa lihim nito. At matapos nga na makapaganda, ay kanila nang isiniguro na maayos ng lahat sa kanilang bahay. At umalis na kami. Sa daan, palabas ng kalsada, ay naisip kong hindi na naman ako makakaporma sa aking nobya. Dahil sa siguradong ang mama niya ang makakatabi nito sa upuan. Kaya, napabuntong hininga na naman ako. Nang nasa kalsada na kami at nag-aabang na ng jeep, ay ilang minuto lang ang aming ipinaghintay at may dumaan na rin kaagad. Pagsakay namin, ay doon na naman ako pinapaupo ng konduktor sa upuang kahoy sa ulihan. Pero pataray na nagsalita ang mama ni Marian at sinabi nito sa konduktor na meron pa naman umano sa tabi nilang mag-ina at wag daw ako nitong paupuin doon. Na kanya pa akong sinenyasan na doon maupo sa tabi nila. At laking gulat ko nang umusod siya upang makaupo ako sa tabi ni Marian, na ang tawag pa niya sa akin ay anak. Na pag napapatingin ako kay Marian ay nakikita kong masayang masaya ito at panay ang kanyang ngiti. Pagkaupo ko ay bumulong pa ito sa akin at sinabing, "Botong boto sa iyo mama ko ha." Na sinagot ko naman na malamang eh mahal na mahal ka niya eh. Kaya yung mahal mo ay mahal na rin niya. Nanangiti itong muli at sinabing, "Nax, ganun ba? Okay, sabi mo eh." Mabait at madaling pakisamahan ang mama ni Marian. May pagkakalog at marunong makibagay sa mga kabataan. Hindi rin ito yung tipong old-fashioned na magulang. Modern, ika nga, at sunod sa uso. At dahil angat nga sa buhay, kung kaya naman may pagkasosyal. Kung marunong nga raw ito magmaneho, malamang ay bumili na ng sariling sasakyan. Dahil sa mas gusto nito yung komportable kapag bumabiyahe. Pero hindi naman siya maarte. Ngunit mahalata mo talaga na sosyalin ito. Kahit na sa kutis pa lang at paraan ng kanyang pananamit. Kumpleto din ito sa mga alahas at palamuti. Naninilaw nga eh. Parang mayroon itong hepa dahil sa kanyang mga suot. Pero hindi rin naman ito mayabang o mata pobre. At higit sa lahat ay maganda din talaga ito. Kaya alam ko na kung saan nakakuha ng ganda ang kasintahan ko. Nagmana talaga siya kay Mama Ivy. Sa biyahe ay muling inihilig ni Marian ang kanyang ulo sa aking balikat. Na tila nanunukso pa ang kanyang ina at sinasabihan kami ng ang sweet naman. Sabay ngingiti ito nang nakakaloko, sabay tatakpan ang kanyang bibig. Kaya di namin napansin at namamalayan ang haba ng biyahe. Dahil sa kakulitan naming tatlo. Ako nga, kahit na may pagkaseryoso, eh nabuhay yung sense of humor ko sa katawan. Na nadiskubre ko noong mga oras na iyon na meron din pala ako noon. Dahil na rin sa pagiging kalog ng nobya ko at ng kanyang mama. Sa kalagitnaan ng aming biyahe ay may pumara at nakita kong sasakay ang isang matandang babae. Kung kaya tumayo ako at pinaupo ko ito sa tabi ni Marian. Sumabit na lang ako sa likuran. Napagtayo ko pa nga ay narinig kong sinabi ni Marian na yan ang boyfriend ko, Maginoo. Nanangiti naman ako dahil sa kakulitan nito.
na lalo siyang gumaganda sa paningin ko dahil doon. Habang nakasabit ako, ay di ko naman maiwasang hindi mapatingin sa matandang babae na kakasakay lang. Nakikita ko kasing pasimple itong tumitingin sa mama ni Marian nang hindi maganda. At kapag lilingon sa gawin niya si Mama Ivy, ay babawiin ito ang pagkakatitig sa kanya at mayroon itong ibinubulong. Kung kaya, nakikita kong walang tigil sa kakakutam-kutam yung bibig nito. Nang bigla na lamang napasigaw ng todo ang matandang babae at napaigtad ito. At malakas na naibulalas ang Sos Mari Joseph. At agad nitong sinabi na bababa na raw siya. At paulit-ulit nito na sinasambit yung mga katagang ayaw na raw niya. Nang makababa ang matandang babae, ay muli akong sinenyasan ni Mama Ivy upang maupo na muli sa tabi ni Marian. Nang mapatingin ako sa kanya, ay sumenyas ito sa akin na huwag umanong maingay. Doon ko naisip na marahil ay may ginawa ito doon sa matanda. Nang masapit na namin ang kanto kung saan ang daan papunta sa amin, ay agad na akong pumara. Pagbaba namin ay sinabi ng mama ni Marian na maloko umano yung matandang babae na nagpalipad hangin daw ito. Kaya ayon, bumalik daw sa kanya ang kanyang ginawa. Ay hindi na lang uman daw manahimik na total naman ay walang ginagawang masama sa kanya. Kaya dagdag na sabi pa nito ay iyon daw ang marapat sa kanya at natawa pa ito. Maging ako ay natawa din dahil sa aking naalaala yung reaksyon ng matanda na napaangat talaga ang puwet sa sobrang gulat. Na si Maria naman ay panay ang tanong sa kung ano raw ba ang aming pinag-uusapan ng mama niya. Kaya natawa na lang kami ni Mama Ivy. Ewan ko po ba, pero kahit na alam kong aswang ito, ay wala man lang akong takot na maramdaman na. Nagsimula na kami maglakad at hindi ko man lang narinig na nagreklamo sila mag-ina. Umanga talaga ako sa ugali nila. Pareho silang walang arte sa katawan. Pinalalahanan ko pa nga sila na medyo malayo ang sa amin mula sa kalsada. Pero okay lang daw at wala umano akong dapat na alalahanin. Yun pa nga raw ang gusto nila. Sa daan ay hindi rin namin naramdaman ang pagod dahil sa masaya talagang kasama sila Mama Ivy. Puro kwentuhan at kulitan ang ginawa namin. Nang dumating kami sa amin ay mag-aalas 12 na. Tapos na rin silang kumain lahat sa bahay. Gulat na gulat sila nang makita nilang may mga kasama ako. Ang mga kapatid ko ay agad na napasigaw ng Ate Marian. At doon pa lang nila nalaman kung sino ang aking kasama. Pero nagtaka sila kung sino ang isa pa. Na nagkaroon na umano sila ng kutob na baka nanay nga iyon ni Marian. Kaya medyo kinabahan pa umano ang aking mga magulang dahil sa inakala nilang kung ano na ang ginawa ko. Pero nang makausap nila si Mama Ivy, ay sinabi nitong mamamasyal lang at kanya lamang sinamahan ang anak. Tila nakahinga naman ang maluwag si nanay nang marinig ang sinabi ng mama ni Marian. Agad sila naganda ng aming pananghalian. Napanay ang hingi nila nanay at tatay ng paumanin dahil sa sitwasyon ng aming pamumuhay. Hindi naman kami pobre talaga, pero nakakahiya kasi kanila Marian
dahil na rin nga sa itsura ng mga ito. Pagpasok namin sa bahay ay pinadiretso na kami sa kusina pagkat nakahain na raw. Na nagulat pa ako dahil sa hindi naman pala ako mapapahiya. Nabagaman biglaan ang aming pagpunta at wala talaga silang alam dahil sa hindi ko sila nasabihan. Pagkatakuman ay walang alam na may plano pala si Marian na magpunta sa amin noong araw na iyon. Ay nagawa pa rin nilang mahainan ng masarap na tanghalian ang aking mga bisita. Buti na lang rin talaga at nataon na nakapagluto sila ng masarap na ulam noon. May daing na pusit na dala pa nila lolo at lola mula sa kanila. May ginataang gabi na ang sahog ay labahita na paborito pala ng mama ni Marian. At mayroon pa silang sinabawang tambilawan at ang daming prutas na nasa mesa. May pinya, guyabano at saging. Tapos, umakyat pa si tatay ng buko kung kaya may nakaabang pa na buko juice sa amin pagkatapos kumain. Yun nga lang ay walang yelo, pero ayos na rin kahit asukol na pula lang ay masarap na. Kaya naupo na kami at magkakasabay na kumain. Na maging sila ay nagulat sa mama ni Marian nang makita nila itong nagkamay. Panay ang alok nito sa mga magulang ko at kanila lola na niyayaya sila nitong sabayan kami. Ngunit tumanggi na ang mga ito dahil nga sa katatapos lang naman nila. Pagkatapos naming kumain ay panay ang puri nito kanila nanay at lola dahil sa masarap daw na tanghalian. Ang sarap di umano ng pagkakaluto. At sinabi pang iba talaga kapag sariwa ang pagkain. Panay din ang pagpapasalamat nito at humingi pa ng paumanin dahil sa hindi man lang daw kami nakapagdala ng anumang pasalubong. Sinabi naman nila nanay na walang anuman iyon at huwag nang alalahanin pa. Lumabas kami ng bahay at doon naupo sa may pinakabalkonahe. Doon na namin ininom yung aming buko juice. Nang mapasulyap ako kay lolo ay kanya ako sinenyasan at pinalapit. Nang makalapit ako sa kanya ay agad niyang sinabi na may lihim umano si Mama Ivy. Kanya pa akong tinanong kung may natira pa ba raw sa langis. Dahil sa tagal daw naming magkasama ay siguradong hindi raw titigil iyon sa pagkulo at siguradong aawas. Nang akin ngang tingnan sa bag ang botelya ay kakaunti na lamang ang natira at halos lahat ng damit ko ay nalagyan ng lana at patuloy pa rin iyong kumukulo. Natatandaan kong nasa kalahati pa ng botelya yung lana nung ibigay sa akin iyon ni lolo. Sinabi ko naman kay lolo na gusto siyang makita at makilala ng mama ni Marian pagkat nais nitong humingi ng tulong. Nabiglang natigilan naman si lolo. Napabulalas ito ng kanyang paghanga kay Mama Ivy. Humanga ang lolo ko kay Mama Ivy dahil sa ginawa nitong pagpapasya na sumangguni at humingi ng tulong para sa kanyang kalagayan. Noong mga oras na iyon ay alam na rin pala ni Lola na hindi karaniwang tao lamang ang mama ni Marian. Nabalak na sana nitong harangan ng mga walisting-ting ang mga daanan. Ngunit nagdalawang isip din
dahil sa husay nitong makisalamuha. Nasabi pa ni Lolo sa akin, ang pagiging aswang umano ni Mama Ivy ay matagal na niyang dinadala. Na ito ay hindi lamang awa. Sa halip, ito ay isinalin sa kanya, pagpapaliwanag pa ni Lolo. Kaya naman daw nitong kontrolin iyon. Nga lamang, sadyang may pagkakataon na pagkaminsan na hindi niya kaya ang lakas noon. At siya ay napapasa ilalim sa kapangyarihan nito. Kaya, sa pagtatansya ni Lolo, ay iyon marahil ang dahilan kung bakit gusto na niyang mawala ito sa kanya. Pero para sa akin, ay mayroon pang isang mahalaga at mas malalim na dahilan kung bakit nais ni Mama Ivy na mawala na yun ang tuluyan sa kanya. At ito ay dahil kay Marian, ang aking kasintahan na nag-iisa at pinakamamahal niyang anak. Naupo akong katabi si Marian. Si Lolo naman ay nakatayo na nakikinig sa pagkukwento ni Mama Ivy. Nang makahanap ito ng pagkakataon, ay kanya nang pinapyawan ang mama ni Marian, na agad namang nakuha ang ibig nitong sabihin. Kaya, nang marinig ko iyon, ay niyaya ko na si Marian na magpunta na muna kami doon sa likod bahay kung saan ay mayroong kubo-kubo na napaliligiran ng mga tanim na gulay. Hindi naman nakalata si Marian at mabilis itong tumayo na sumunod sa akin. Pagdating namin sa kubo ay agad niyang nasabi na ang ganda daw ng aming lugar at masaya niyang naibulalas ang kanyang nararamdaman. Natutuwa daw siya na makitang masaya ang mama niya. Na naisip ko naman sa aking sarili na kung alam lamang sana niya ang pinagdadaanan nito. Iniisip ko nga na sa mahabang panahon na magkasama sila ay iba yung pag-iingat siguro ang ginawa ng kanyang ina para mailihim iyon sa kanya. Na sa mahabang panahon na iyon ay lagi na lang itong may inaalaala at hindi siguro mapanatag. Na lagi niyang iniisip na paano na lang kung sa isang pagkakataon ay matuklasan ni Marian ang tungkol sa kanyang lihim. Nang bigla kong narinig si Marian na tinawag niya ako at inagaw ang aking atensyon mula sa aking pag-iisip. Sabay tanong sa akin na kung ano raw ba ang iniisip ko at tila napakalalim daw yata. Sabay hawak sa magkabila kong pisngi na para niya iyong pinanggigilan. At nagulat pa ako nang bigla niya akong halikan sa labi ng padampilang. Naramdaman kong para akong bagong ihi na nanginig ang aking kalamnan. Para talagang may kuryenteng tumaloy sa aking katawan nang bigla niyang gawin iyon. Napakalambing ni Marian. Maganda na. Tapos mabait pa. Kaya wala na akong hahanapin pa. Idagdag pa na aswang ang mama niya. Magkakaroon ako ng isang maganda ring biyanan na aswang. Nanatawa pa ako nang maisip ko iyon. At nasabi sa sariling wala na talaga akong mahihiling pa. Nahiga kami sa kubo na nakapaling ang aming mga ulo na nakaharap sa isa't isa at nagtitigan kami at kapwa nangingiti. Naramdaman kong hinawakan niya ang aking kamay.
at narinig ko ang malumanay niyang boses na sinabi sa akin ang mga katagang I love you. Tumagilid ako at tuluyan ang humarap sa kanya. Sinabi ko sa kanya na mahal ko siya at siya lang ang babae para sa akin. Iniyakap ko ang isang kamay ko sa kanya at lumapit din siya sa akin. At naglapat na muli ang aming mga labi. Nang biglang narinig namin ang isang malakas na pagsigaw ng kanyang ina. Si Mama Ivy na ibulalas niya. Bigla itong tumayo at naiwan akong ninanamnampa yung sarap ng aming paghahalikan. Sumunod ako sa kanya na patakbong tinungo ang pintuan ng aming bahay. Dali-dali itong pumasok. Ngunit nasa silid sila at nakasara ang pinto. Kaya kumatok si Marian na kanyang tinatawag si Mama Ivy. Pinigilan ko siya at sinabi kong magiging maayos din ang mama niya. Napatingin ito sa akin at nagtanong kung ano raw ang nangyayari. At nalata niya kaagad na mayroon akong nalalaman. Kung kaya muli niya akong tinanong kung may dapat ba siyang malaman. Hinawakan ko siya sa magkabilang balikat at iniharap sa akin. Sinabi ko kay Marian na huwag nang mag-alala at magiging maayos din ang lahat. Sinabi ko pang hindi pababayaan nila Lolo at Lola si Mama Ivy. Naguguluhan pa rin si Marian pagkat hindi niya maunawaan ang aking mga sinasabi. Dahil sa wala talaga siyang kaalam-alam tungkol sa tunay na kalagayan ng kanyang ina. Niyaya ko siya na maupo na muna kami sa mahabang upuan. Pinakalma ko si Marian at sinabihan ko ito na ipanatag lang ang kalooban. Ngunit muli itong nagtanong kung ano daw ba ang problema. Bakit daw naandun sa loob ang kanyang ina? At kung ano raw ang ginagawa nila Lolo sa kanya? Sinabi ko na lang na may sakit si Mama Ivy. At naroon ito sa loob upang gamutin nila Lolo at Lola. Nakita kong nangingilid na ang luha nito sa mga mata. At tuluyan na nga iyong pumatak nang marinig naming muli ang pagsigaw ni Mama Ivy na tila nahihirapan ito. Napasubsob na lang si Marian sa dibdib ko. Nagad ko namang niyakap upang maibsan ng kahit na konti ang kanyang nararamdamang pag-aalala. At nagtakip ito ng kanyang tenga. Pagkat ayaw niyang marinig ang mga nakakakilabot na sigaw na iyon. Narinig ko ang boses ni Mama Ivy na lumaki at nag-iba. Ilang sandali lang ay narinig kong tila naduduwal ito at di nagtagal ay narinig kong bigla na itong sumuka. At nang tumigil ay bagya na ring humina ang garalgal nitong boses. Maya-maya ay nauna nang lumabas si Lolo ng silid. Pagbukas ng pinto ay nakita kong naroon din pala si Nanay at kanilang pinupunasan si Mama Ivy. Pagkat pawis na pawis ito, iniangat ko rin ang ulo ni Marian upang makita niyang maayos naman ang kalagayan ng kanyang ina na hindi ito pinababayaan at inaasikaso namang mabuti. Lumapit sa amin si Lolo at sinabing isa na lang at tuluyan na umanong gagaling si Mama Ivy. Hindi na muna kami pumasok sa silid at hinayaan na muna naming makapagpahingang mabuti ang mama ni Marian.
Napansin ko kasing tila hinanghina ito at para pangang nawala ng malay. Pero sinabi ni Lolo na naging maayos naman daw ang kanilang ginawang gamutan at makakatulog daw talaga ito. Ramdam ko ang malubhang pag-aalala ni Marian para sa kanyang ina. Naisip kong mahal na mahal talaga nila ang isa't isa. Kung sa bagay, halos sila lang dalawa ang lagi magkasama sa buhay. Nagtanong si Marian kay Lolo tungkol sa kung ano raw ba ang sakit nito. Kaya, biglang napatingin si Lolo sa akin at napaisip. Sinabi ni Lolo sa kanya na mas makabubuting tsaka na lamang niya malaman. Pagkat baka hindi rin daw nito maunawaan kung kanya nang ipapaliwanag noong mga oras na iyon. Ang mahalaga raw ay nasa mabuti namang kalagayan ang kanyang ina at gagaling na umano ito mula sa karamdaman. Kaya wala na raw itong dapat pang alalahanin. Nagpasalamat naman si Marian kay Lolo at nakita kong kahit paano ay umaliwalas na muli ang mukha nito. Nung magagabi na, ay inutusan ako ni nanay na manghuli ng manok na siyang kakatayin para sa aming hapunan. Sabi ni nanay ay mag-aadobo daw siya sa gata. Kaya nag-abang ako ng mga manok na doon dumadapo sa puno ng Indian mango. Nakadistansya lang ako ng kaunti sa puno. At ilang saglit nga lang ay nakita kong isa-isa nang nagdadapuan doon ang mga alaga naming manok. Sinipat ko muna iyong mabuti at pumili ng medyo mataba. Dahan-dahan akong lumapit at nilundag kong bigla sabay takma sa dalawang manok. Nang kapain ko ang manok ay tamang-tama lang ang nahuli ko. Maganda ang pangangatawan ng mga ito. Magkasunod ko nang ginilitan ang mga iyon at nilinisan na rin, habang si nanay naman ay inihahanda na ang mga sangkap na kanyang gagamitin. Maya-maya ay nakita kong lumabas na ng kwarto si Marian. Lumapit siya sa akin at sinabing mahimbing daw na natutulog si Mama Ivy. Kaya sinabi kong hayaan lang niya at amin na lang itong gigisingin kapag nakahanda na ang hapunan. Nagpaalam ito sa akin na pupunta na muna sa balkonahe. Nang matapos ko na ang aking ginagawa ay sumunod ako sa kanya at naabutan kong nagkukwentuhan sila ng aking mga kapatid. Nagtatawanan pa nga ang aking dalawang kapatid at ang sarap ng ngiti ni Marian. Kaya nagtanong ako kung ano ang kanilang pinag-uusapan. Na napatingin ang mga ito sa akin bago nagtinginan silang muli at magkakasabay na nagtawanan. Kung kaya kinutuban ako na marahil ay ako ang kanilang pinagkukwentuhan at hindi nga ako nagkamali. Ikinukwento pala ng mga kapatid ko yung mga naranasan kong kapalpakan noong mga bata pa kami. Ultimo pati pagkahulog ko sa kalabaw ay kanila palang sinabi dito. Kung kaya naman pala masayang masaya sila. Na nung huli pa nga ay halos maluha pa sa sobra nilang kakatawa. Tumayo si Marian at lumapit sa akin. Sabay sinabihan ako nito ng ang cute mo. Nabigla lamang sabay nag-react ang dalawang kapatid at kami naman ang tinutukso dahil sa ang sweet daw namin. Sa totoo lang po, kung ako lang ang masusunod ay ayaw ko na talagang matapos pa yung mga tagpong iyon na kung saan ay napakasaya namin. Walang bahid ng anumang kalungkutan. Naisip ko pa nga noong mga oras na iyon
na kung maaari nga lang patigilin sa pag-ikot ang mundo ay gagawin ko. Naupo kaming dalawa ni Marian sa kabilang panig ng balkonahe. Sinabi niya sa akin na mahal daw niya ang kanyang ina. Wala na raw siyang mahihiling pa sa paraan ng pag-aasikaso nito sa kanya, na lahat daw ay ginagawa nito para mapabuti lang siya. Sinabi ko namang mahal na mahal rin naman siya ng kanyang ina. Kung pwede ko nga lang sanang sabihin kung gaano ito nagsakripisyo para sa kanya, ay sinabi ko na sana. Pero pinigilan ko ang aking sarili. Sinabi niya pa sa akin na dalawang tao lang raw ang pinakamahalaga sa buhay niya, si Mama Ivy at ako. Na ikinagulat ko iyon dahil sa ang nasa isip ko ay ang kanyang ama. Kung kaya nagtanong ako tungkol sa kanyang ama, sinabi niya sa akin kahit kailan ay hindi daw niya nasilayan kahit na anino nito. Kaya sinabi kong ang akala ko ay nasa ibang bansa lang ito nagtatrabaho. Sumagot si Marian at sinabing yun din daw ang kanyang pagkakaalam. Pero hindi daw niya ito talaga nakita kahit na minsan. Na sinasabi ng kanyang ina na patuloy daw sila nitong sinusuportahan. Ngunit duda umano siya. Dahil sa simulang nagkaisip siya ay napakasipag na umano ni Mama Ivy, na lahat ng pwede nito mapagkakitaan ay pinapasok. Yun nga lang ay wala daw siyang lakas ng loob na kausapin ang ina tungkol sa bagay na iyon. Pagkat ayaw niyang makaramdam ito ng lungkot kapag binanggit niya pa ang tungkol sa kanyang tatay. Kaya nakontento na daw siya na basta magkasama sila ni Mama Ivy at masaya ay walang problema. Di na rin naman daw siya nangungulila pa sa kanyang ama dahil sa nakasanayan na niyang silang dalawa lang sa buhay. Nang makaluto ng lahat si nanay ay amin ang pinuntahan si Mama Ivy sa silid upang gisingin ito nang sa ganon ay makakain. Nang magmulat ng mata ang mama ni Marian ay agad nitong hinawakan ang kanyang ulo dahil sa sobrang sakit daw noon at nangingi ito ng tubig. Nang mapatingin ako kay Marian ay agad kong nabakas na naman ang pag-aalala sa kanyang mukha. Kaya hinawakan ko siya sa balikat bilang pagpaparamdam ng suporta at isang paraan na rin para sabihin na huwag nang mag-alala at magiging maayos din ang lahat. Kaya hindi na muna ito bumangon. Sa halip ay uminom na muna siya ng tubig at tila pinakiramdaman ang kanyang sarili. At bigla naming nakitang umiti si Mama Ivy. Tumingin siya sa amin ni Marian. At sa may ng tinig ay sinabing, ayos lang ako, mga anak. Kung kaya nakita kong lumuwang ang mga labi ni Marian at kanyang nahawakan ang aking kamay at napisil sa sobrang saya na kanyang naramdaman. Ako man ay natuwa rin at akin ang inalalayan si Mama Ivy para bumangon. Magkakasabay kaming kumain lahat at masaya namin pinagsaluan ang inihanda ni nanay. Ngunit ang akala kong walang katapusang saya ay bigla pala mauudlot ng isang nakagigimbal na pangyayari nung gabi ding iyon. Patulog na kami noon. Nasa silid na yung magkakapatid sila Mama Ivy at Marian. Habang kami naman na mga kapatid ko ay doon malapit sa may mesa sa kusina natulog. Sila lolo at lola naman ay sa pinakasala. Sila nanay at tatay ay nasa kanilang silid. Natatandaan kong
bigla na lamang noon uminit. Kung kaya nasira na ang tulog ko. At parang humampas sa aming bubungan ang isang sanga ng puno. Na nang magising na ako ng tuluyan ay rinig na rinig ko ang malakas na hangin na animo ay may bagyo. At nasundan na iyon ng malalakas na pagsigaw na nagmumula sa silid kung saan naroon sila Marian at Mama Ivy. Kaya mabilis na akong napatayo. Pagtakbo ko papunta roon sa pinto ay naroon na rin sila Lolo. Pagbukas ng pinto ay nakita ko si Marian na nasa isang sulok at takot na takot. Nanginginig ito sa sobrang takot. At nakita namin ang dahilan kung bakit. Pagkat nasa harapan niya si Mama Ivy, natirik na tirik ang mga buhok nito at nakadipa ang mga kamay. Nahanda nang umatake. At grabe din ang paglalaway nito na patuloy na pumapatak sa sahig. Mabilis itong hinawakan nila Lolo at Tatay. Kanila itong pinahiga muli na mabilis namang nagpupumiglas habang kami naman nila Lola at Nanay ay pinuntahan si Marian at amin itong inalalayan para makatayo at inilabas na muna mula sa silid. Bumalik ako sa kwarto at nakita kong inuusala na ito ni Lolo. Kanya nang ginagamot ang mama ni Marian habang hawak-hawak ito ni Tatay. Ngunit malakas si Mama Ivy kung kaya tumulong na rin ako. Pumasok na rin si Lola sa loob at tinulungan si Lolo para mapakalma si Mama Ivy. Nang biglang nakarinig kami ang napakaraming ingay na nagmumula sa labas, na biglang napabulala si Lolo nang naloko na. At napansin kong lalo pang nagpupumiglas si Mama Ivy. Nakakatakot ang itsura nito na nanlilisig ang kanyang mga mapupulang mata. At akala mo ay may sarili ding buhay ang mga buhok nito na kusang gumagalaw. Ngunit naging maagap naman si Lola. At nakita akong tila nawala ng sigla ang mga buhok na iyon at nanlupaypay. May dinukot din si Lola mula sa kanyang bag. Isa yung uri ng halaman na hindi ko na maitsurahan pa dahil sa tuyot na tuyot iyon. Kanyang isinabit ang mga iyon sa dingding. Sa buong kabayan, paikot. Nagpatuloy ang mga ingay na aming naririnig sa labas. Na nasabi pa nga noon ni Nanay na tila yata napakarami daw aswang. Kaya napatanong pa ito kung ano na ba ang nangyayari. Napansin ko na pati ang mga kapatid ko ay nagising na rin dahil sa ingay. Na bagaman hindi talaga nila alam kung ano ang tunay na nangyayari, ay mababakas mo ang sobrang takot sa kanilang mga mukha dahil na rin sa nakakakilabot na ingay na nagmumula sa labas na akala mo talaga ay mayroong unos na sinasabayan pa ng iba't ibang uri ng huni kasama na ng mga tunog na nililikha naman ng mga aswang. Nagpatuloy pa ang pagwawala ni Mama Ivy. Pero hindi rin naman nagpatinag sila Lolo at Lola. Nagpatuloy sila sa kanilang ginagawa sa pag-asang mapakalma ang mama ni Marian. Di nagtagal ay narinig namin si Lola na nagsabing siguruhin daw namin ang pagkakasara ng mga bintana at pinto. Kaya mabilis naman kaming tumalima ng mga
kapatid ko. Habang si nanay naman ay nasa tabi ni Marian at yakap-yakap ito para maibsan yung nararamdaman niyang takot. Pagkatapos ko na maisigurong nakasarado ng mabuti ang mga pinto at bintana, ay muli akong bumalik sa kwarto at tinulungan kong muli si tatay sa ginagawa niyang pagpigil kay Mama Ivy. Nung mga sandaling iyon, kapag hindi mo alam kung ano ang tunay na nangyayari, ay may isip mong nababaliw na ang nanay ni Marian dahil na rin sa mga ikinikilos nito. At halos hindi ko na ito mamukhaan dahil sa pagbabago ng kanyang mukha na napaka bagsik nito. Hindi mo na mababakas pa kahit na kaunti yung pagiging masayahin niya. Nagkalat na yung mga laway nito sa sahig at napansin kong naninigas ang kanyang mga daliri sa kamay dahil sa matinding galit. Kaya si Marian, bagaman yakap-yakap na ng nanay ko, ay wala pa rin itong tigil sa kanyang kahihiyak dahil na rin sa kanyang pag-aalala para sa ina. Makaraan ang ilan pang sandali ay napakalma na rin nila Lola si Mama Ivy. Napatigil na nila ito sa kanyang pagwawala at unti-unti nang umaliwalas ang mukha nito. Samantala, nagpatuloy naman ang mga ingay na nagmumula sa labas. Sinabi ni Lola na ang pakay talaga ng mga ito ay hindi si Mama Ivy kundi si Marian, na dahil doon ay natawag talaga ang aming atensyon at napatingin kay Lola nang aming marinig iyon. Ayon pa kay Lola, sa kanyang palagay ay maghihiganti din ang mga ito dahil sa pakikialam umano nila at dahil na rin sa kanilang nasaktan ang isa sa mga aswang. At nariyan na ang mga kaanak na nangyari daw iyon nang minsan dumalaw sa bahay ang isa sa mga ito para palubayin pa ang aking karamdaman. At ngayon ay mas lalo pa umanong nagalit ang mga aswang dahil sa nalaman na marahil ng mga ito na ako ay napagaling na nila Lolo at Lola. Tuluyan na ngang tumahimik ang mama ni Marian. Hinang-hina ito at nakapikit. Ang totoo ng mga oras na iyon ay halos hindi pa rin ako makapaniwala kung totoo nga bang nangyayari ang lahat ng iyon. Hirap din ako na kumbinsihin ang aking sarili tungkol sa aking mga naririnig mula kanila Lolo at Lola. Dahil kung aking iisipin ay talagang napakahirap paniwalaan na nasa labas ng aming bahay ang hindi pa maisigurong bilang ng mga aswang. Hinding-hindi ko makakalimutan ang sandaling iyon. Nakaramdam ako ng matinding takot. Hindi lamang para sa aking sarili, kundi lalong-lalo na sa aking mga mahal sa buhay. Nakita kong tumayo na sila Lolo at Tatay matapos nilang may ayo sa pagkakahiga si Mama Ivy. Nagmamadaling tinungo ni Tatay ang kusina at kinuha ang kanyang itak. Tinanong siya ni Lolo kung mayroon pa ba raw siyang itak. Pumasok si Tatay sa loob ng kanilang silid at paglabas ay may dala na itong isang mahabang itak na mas mahaba ng halos isa't kalahati kaysa sa hawak niya. At medyo gumaan ang aking pakiramdam nang makita kong
napangiti si Lolo. Nang kanyang hugutin iyon sa lalagyan nito. Pagkat napakatalim noon at napakakintab. Hindi pa yata iyon nagagamit ni tatay kahit na minsan. Dahil sa noon ko pa lamang nakita iyon. Na mayroon pala siyang iniingat-ingatang ganong itak sa kanyang pangangalaga. Nang papalabas na sila Lolo, ay naisipan ko ring sumama. Kaya nagsabi ako at agad ko na tinungo ang kusina. Dinampot ang isa pang itak na nakasabit doon sa may pasamano. Itinaklos ko iyon sa aking bewang. Pagbalik ko ay nakita kong pinipigilan ni nanay sila tatay na lumabas. Manatili na lamang daw kaming lahat sa loob at siguraduhin na lang na walang makakapasok ni isa sa mga nilalang na iyon. Pero narinig kong nangatwiran si tatay at sinabing mas mainam na raw na labasin na namin ang mga iyon nang magkaalaman na. At upang ipakita rin na hindi umano kami natatakot sa mga ito. Pero sa totoo lang ay takot na ako. Matinding takot ang aking nararamdaman noong mga oras na iyon. Pilit ko lang pinaglalabanan para sa mga mahal ko sa buhay. At malamang ay iyon din ang pinaguhugutan ng lakas ng loob ni tatay. Sa totoo lang, maisip ko pa nga lang kung ano ang mga itsura ng mga ito, ay kinikilabutan na talaga ako. Habang nag-uusap sila, ay naisipan kong hugutin ang aking itak. Nang biglang nagulat ako at gusto kong matawa. Pero pinigilan ko. Ngunit ang aking mga kapatid ay hindi nagawang mapigilan ang kanilang mga sarili at napabungis-ngis. Maging si Marian ay napabulalas ng ano ba yan? Na kanila rin pala iyong nakita. Kaya pati sila Lolo at Lola, gayon din ang mga magulang ko, ay napatingin sa aking hawak-hawak. Putol kasi yung itak na iyon ay ginagamit lamang namin sa pambungkal ng lupa. Naisip kong buti na lang at aking hinugot iyon bago pa kami lumabas. Napatingin ako sa bunso namin na malamang siya na naman ang may kagagawa noon. Mahilig kasi itong magbiro. At dahil sa tagpong iyon ay bagyang nabawasan yung tensyon. Pero binuksan na ni tatay yung pintuan at lumabas na ito. Nakasunod sa kanya si Lolo. Nahawak-hawak na nila ang kanilang mga itak. Mabilis akong tumakbong pabalik sa kusina at kumuha ng panibagong itak. Nang lalabas na rin ako ay naramdaman kong may humawak sa aking kamay. Si Marian. Sinabihan niya akong mag-ingat. Medyo kinilig naman ako dahil sa pagpapakita nito ng matinding pag-aalala para sa akin. Nang ibalik ko ang aking paningin kanila tatay, ay nakita kong nasa labas na sila ng bahay at napakadilim. Pero nakapagtatakang biglang tumigil ang mga ingay. Sa isang iglap ay tumahimik ang buong kapaligiran. Paglapit ko sa kanila ay sinabi ni Lolong tuso umano ang mga aswang. Wala kaming makita ni isa na naroon. Sinanay pa naming sandali at iginala ang aming mga paningin sa dilim. Nang biglang may naaninagan akong anino na mabilis na dumaan sa liwanag na nagmumula sa loob ng bahay. Napakabilis noon, naisip ko. Ang buong akala ko ay ako lang ang nakapansin noon. Pero laking gulat ko
nang bigla na lamang iwinasiwas ni Lolo ang kanyang hawak na itak. Pero nakapagtatakang sa kabilang direksyon ng anino niya iyon iniunday. Natila nang gigigil pa si Lolo nang mapabulalas ng "Yan ang bagay sa'yo, buisit ka." At kitang kita ko talaga na may dugong dumadaloy sa talim ng itak niya. Nalabis ko iyong ipinagtaka. Pagkat wala naman akong nakitang may tinamaan ito. Nakita kong hinawakan ni Lolo ng mahigpit ang kanyang itak. Na tila ba naghahanda ito? Kaya naging alert din ako. Napansin ko rin na umayos si tatay at pumosisyon na tila ba nag-aabang ito. Hanggang sa biglang may naaninagan kaming isang tao na papalapit na unti-unting lumalabas mula sa dilim. Nakakamisa chino ito na pangitaas at nakamaong. Naanimoy magtatalim ng palay na nakatupi pa ang kanyang suot na pantalon hanggang sa ibaba ng kanyang tuhod. Pero nagkamali pala ako nang akalain kong isa iyong tao pagkat nakita ko kagad sa kanyang mukha ang kaibahan nito. Mabalasik at talagang nakakasindak ang kanyang itsura. Na nasabi ko pa nga sa aking sarili na yun na nga ba ang sinasabi ko, na baka itsura pa nga lang ng mga ito ay matakot na ako. At hindi nga ako talaga nagkamali nung aking iniisip ang tungkol sa mga bagay na yon. Dahil talagang nakakagimbal naman ang itsura nung lalaki. Pero nang mapadako ang aking paningin kay Lolo, ay wala akong nakitang anumang reaksyon sa kanya. Kung kaya naisip ko na lang na iba talaga marahil kapag sanay na. Lumapit ang taong iyon sa amin. At nang halos mga 5 dipa na lamang ang layo nito, ay amin ang nakita na mayroon pala siyang mga kasama na nasa kanyang likuran. Ngunit di tulad niya na mayroong suot, ang kanyang mga kasama ay mga walang saplot na nangingintap ang kanilang mga katawan nang tila sinasadya ng pagkakataon na pinapasilayan sa amin iyon. Nang biglang mabawasan ang dilim dahil sa pagsilip ng buwan mula sa makapal na ulap na nakatapon dito kanina. Nang biglang nagsalita ang lalaki at sinabi nitong amin na lamang daw ibigay si Marian. Bagay na nakapagpainit kagad ng aking dugo. Sinabi pa nitong higit siyang may karapatan kaysa sa akin o kahit na sino man sa amin. Kaya para maiwasan daw na lumalapan ng tuluyan ang sitwasyon, ay sumunod na lamang daw kami sa kanyang gusto. Kanila na raw palalampasin yung tungkol sa akin at yung pakikialam nila Lolo. Basta ibigay lang daw namin si Marian. Mabilis namang sumagot si tatay at sinabing hindi. Hindi daw siya makakapayag sa gusto nito. Nagsalita na rin si Lolo at sinabing mas pipiliin pa niya na matuloy na lamang ang gulo at lumala ang sitwasyon kaysa pumayag daw kami sa gusto nitong mangyari. Biglang nakita namin na lumabas na rin ang iba pa nitong mga kasama na nakakatulad niya ng suot at may hawak silang mga itak. Napansin naming umabanti pa ang mga ito at tila desidido na talaga na kami ay sugurin. Gulong-gulo ang isip ko nung mga oras na iyon.
dahil sa hindi pa naman ako nakaranas ng kahit anumang away sa buong buhay ko. Kaya napatingala na lamang ako at umusal ng maikling panalangin na sana ay walang mangyaring anumang masama sa amin. Narinig kong muling nagsalita ang lalaki at sinabing hindi rin daw siya makakapayag na hindi niya makuha si Marian. At naramdaman kong may galit na sa tinig nito kumpara kanina na malumanay pa. At napansin kong tila naganda na rin ang mga ito na para bang susugod na talaga. Kaya naisip ko na lang na bahala na. Nang biglang narinig namin ang tinig ni Mama Ivy, kaya napalingon kami. Nakita kong nasa may pintuan ito at nanghihina pa. Inaalalayan ito nila nanay at lola. Nakita ko ring nasa likod niya si Marian. Sinabi ni Mama Ivy na hindi siya makakapayag na kunin nito si Marian. Sabi pa niya ay pabayaan na lamang daw silang mag-ina. At narinig kong nagmakaawa pa ito sa lalaki. Dagdag na sabi pa ni Mama Ivy kung talagang mahal sila nung lalaki, lalo na si Marian, ay palayain na lang daw sila. Tinanong pa nga niya ito na ayaw ba daw niyang makita silang masaya ng kanyang anak. Na nang marinig ko iyon ay nanlaki na bigla ang aking mga mata. Parang hindi pa ako makapaniwala nung una sa aking mga narinig. Makailang ulit pang prinoseso ng isip ko ang mga bagay na aking napakinggan. Kung tama nga bang talaga ang aking mga narinig na ito pala ang tatay ni Marian. Nang mapatingin ako sa kinaroroonan ng lalaki ay nakita kong hindi ito natinag sa kanyang kinatatayuan. Matama itong nakikinig at tila pilit na inuunawa at isinasapuso ang mga sinasabi sa kanya ng nanay ni Marian. At bigla na lamang itong tumalikod na wala man lang binitawang anumang salita kahit na isang kataga. Na narinig namin ang paulit-ulit naman na pagsambit ni Mama Ivy ng salitang salamat habang umiiyak. Nung gabing iyon ay hindi matapos-tapos ang aming kagalakan dahil sa naging maayos din ang lahat. Pero hindi na kami nakatulog pang lahat ng mga oras na iyon. Kinaumagahan ay doon na kami nalinawan. Kapwa pala mula sa angkan ng mga aswang ang mga magulang ni Marian. Na mga bata pa lamang sila ay pinagkasundo na. Pero pag-aamin ni Mama Ivy ay kanya naman daw talagang minahal ang ama ni Marian. Yun nga lang ay gusto na daw talaga niyang magbago. Nakaiba yun naman sa nais ng ama nito. Kung kaya kanyang tinakasan ito at dinala si Marian. Ngunit mariin itong sinabi at nagbanta na kanya umanong babawiin ang anak. Na lahat pala ng aming mga nalaman tungkol sa kanila ay mga pinahitahing kwento lamang para mapagtakpan ang totoo nilang buhay. Tuluyan naman pong gumaling si Mama Ivy. Naging masaya po ang aming relasyon at naging isang buong pamilya. Nagkatuluyan din po kami ni Marian at sa kabutihang palad ay nabiyayaan po kami ng dalawang anak at may mga apo na rin. Sana'y nagustuhan niyo po ang aking ibinahaging kwento at karanasan. At dito po nagtatapos ang kwentong itinampok natin para sa araw na ito. Muli,
Sana po ay inyong nagustuhan at naway patuloy niyo pang subaybayan ang mga susunod pa po nating kwento dito lamang sa Mga Totoong Kwento na Kababalaghan. Maraming maraming salamat po at hanggang sa muli.